Ang kadalasan ko pong napapansin sa mga comment ng ating viewers, mas concerned po sila sa seat height ng ating mga nire-review na motorsiklo. Oo nga naman, kasi ang kadalasang average height ng ating mga kapwa Pinoy ay nasa 5'2 hanggang 5'6. Naghanap po tayo ng motorsiklo na mababa ang seat height para komportable po o friendly sa ating mga riders. Okay, balikan po natin yung Suzuki Skydrive Sport 115cc. Meron po dito na version 2024. Kaya pasok po tayo sa loob. Umpisahan na natin. Kumustahin po natin ngayong 2024 itong si Suzuki Skydrive Sport 115cc. Same specifications pa rin naman po siya, ang nabago lang sa kanya or na-upgrade. Ito pong kanyang decals. Nagkaroon na po siya ng color combined na kulay gold. And then ito yung kanyang main color po na glossy black. Para sa akin, mas naging elegant po ang itsura niya ngayon. Na simplified po, lalong-lalo na yung kanyang mga description dito sa kanyang side profile. Yeah, makikita po natin yung Suzuki Eco Performance or SEP. Basang-basa po siya kasi bold letter lang siya, walang kahalong ibang kulay, kaya ang linis niya tignan. And then dito po sa bandang front, mapapansin natin yung kanyang brand name na Suzuki. And then yung isa sa kanyang specification po ay fuel injected na po ang Suzuki Skydrive Sport. And then dito po sa bandang likod, nandito po yung kanyang model name na Skydrive Sport. And then dun po sa mga naunang version, available po siya sa kulay na Candy Jackal Green, Titan Black, at saka po yung Metallic Matte Stellar Blue. Ito po, kulay silver po ito, lalo't na tapatan po ng liwanag, nagre-reflect po yan. Although bald pa rin po ang ginamit sa kanyang sporty na headlight, pati po sa kanyang turning signals, hanggang sa kanyang taillights. Siyempre, sport ka rin po ang forma nito. Ayan, all bald po siya. So kung gusto po natin mag-upgrade sa kanyang headlight, pwede naman po tayo magpalit ng halogen bulb na kulay white para magmukha siyang LED. At the same time, lalakas po ang kanyang ilaw. Okay, tube type pa rin po ang kanyang mga gulong. So meron po itong interior sa loob, pero maganda po sa kanya yung kanyang brand. Yan, top brand po itong IRC. And then meron po siyang sukat na 80 by 90 by 40 lit po sa kanyang front tire. And then ang ganda po ng kanyang mag wheels. Ayan, glossy black ang kulay, malinis, wala naman sticker na nakalagay. And then alloy po siya, syempre. And then naka single disc brake po dito sa unahan, na meron pong single piston caliper. And then ang maganda po rito yung kanyang brand. Ayan, trusted na brand po itong Nissin pagdating sa caliper. Telescopic fork na front suspension. O ayan, matte black din po ang kulay. And then mas bulky po ng konti dito sa size ng kanyang gulong sa rear. Nasa 90 by 90 by 14 po ang kanyang sukat. And then naka single sided shock po dito sa kanyang rear suspension. And then naka drum naman po dito sa kanyang rear brake. And then nagustuhan ko po yung kanyang muffler, medyo bulky siya. And then ayan, stock na muffler po. Ayan po yung kanyang brand name, naka mark na sa kanyang muffler, Suzuki. And then ang ganda rin po ng kanyang heat guard, almost masakop niya yung buong size po ng muffler. Ayan, plastic po siya. And then dito po meron siyang
hit guard pa rin sa kanyang elbow. Yan, kumpleto, mahaba, para nga naman safe na tayo na hindi mapadikit. And then air-cooled pa rin po ang kanyang cooling system, pero fuel injected na po naman sa kanyang fuel supply system. And then meron po siyang engine oil capacity na 650 ml, so matipid po ito pagdating sa maintenance. Ayan, kita naman natin yung kanyang capacity yan. And then dito po sa kanyang gear oil capacity naman, 90 ml lang po. And then of course, pinaka-importante sa lahat, meron siyang kickstart, hindi nila inalis kahit nag-upgrade na. And then wala pong kill switch yung kanyang side stand. Pero maganda naman po yung kanyang center stand. Ayan, ang tataba po ng bakal. And then talagang friendly po talaga sa ating mga riders itong si Suzuki Skydrive Sport 115cc. Dahil ang kanya lang pong timbang ay nasa 93 kg sa kanyang curb mass. So halos mabigat pa po ang dalawang kabang bigas dito. So tamang-tama talaga para sa ating mga Pinoy na hindi katangkaran, hindi tayo mahihirapan gamitin ang Suzuki Skydrive Sport. Okay, meron lang po siyang 150 mm na ground clearance. So ito okay lang po na medyo mataas, kasi alam niyo na pag napadaan tayo sa baha, medyo nakataas siya, di ba? Pero mas suggest ko po, huwag na tayo naman talaga sa baha in case na tag-ulan na po. And then ito yung kinediscuss ko kanina. Mababa lang po ang kanyang seat height, nasa 740 mm. So ito, kung talagang gusto niyo pang pababaan, meron mo naman pong solusyon. Yan, tatabas lang po tayo ng konti dito sa kanyang upuan. Although malalim na po ang kanyang tabas, oh. And then napansin ko yung kanyang seat cover, wala na pong stitches, isang buo na po siya. Pero magaspang naman po siya, hindi tayo dudulas dito. At saka malambot po yung kanyang foam. And then isa pa po sa maganda sa pictures nitong si Suzuki Skydrive Sport, malapad po yung kanyang floorboard. Ayan, hindi na natin kailangang maglagay ng matting. At maganda na po yung kanyang floorboard. Magaspang na rin po siya. And then maganda rito, medyo extended po dito sa bandang gitna. Kaya lang ho, medyo makitid siya. Pero buti nilagyan po nila ng footrest para sa ating back rider. And then isa sa importante na gamit po sa ating motor, yung kanyang hook. Ayan, meron po siyang hook dito sa gitna. And then ayan, meron pa rin po siyang pocket magkabila. Almost the same po siya ng size. Ayan, left and right pocket. Wala lang po siyang charging port, mga riders. And then dito po sa kanyang ignition aero, meron po siyang shutter key lock. Okay, check natin yung kanyang U-box. Ayan, maliit lang po dahil dito po nakalagay yung kanyang battery. Ayan, pero kumpleto naman, may pwestuhan po yung kanyang mga basic tools. And then andito po yung kanyang manual at warranty. Okay, ang teraso lang may ilalagay natin, siguro kapote, tiklupig na lang natin. And then ito ho, maliit lang po ang kanyang fuel tank capacity, nasa 3.6 liters. Pero kagandahan po dito, yung fuel consumption niya nasa 42 kilometers per 1 liter. So kung di ako nagkakamali, kaya niya po ng isang full tank ay 150 kilometers. And then sa top speed, dahil lightweight nga po siya, kaya po nito ang mga 100 kilometers per hour. Yun lang po mga ka-riders, ingat po tayo lagi, lalo't magaan po siya. Alalahanin po natin habang bumibilis po ang ating motorsiklo, lalo siyang gumagaan. So ito, lightweight na siya. Pag pinatakbo pa natin ang sobrang tulin po ay sigurado po pag tayo nasagian o na langgi ng sanginalang ay malakas po ang impact sa atin. Okay, naka-pure analog po sa kanyang meter panel. Ay, kita naman natin dito, pero maganda po yung kanyang color combined talaga. Talagang terno siya. Ito, gold and white lang ginamit po dito sa kanyang panel. Ayan, yung kanyang speedometer, then odometer, then fuel indicators. And then ito po yung check engine sign sa gitna. Then high beam, low beam. And then yung kanya naman pong turning signals. And then dito po sa mga switches and buttons, dito po sa left side. And dito po yung high beam, low beam, turning signals, left and right. Yung kanyang horn. Then dito po sa kabila, nagsosolo po yung kanyang electric starter push button. Okay, siguro sukatin natin, ano po, sakyan natin para mag-idea po kayo kung sukat ba sa inyo. Okay, maganda po yung pagkakatagilid dahil yung kanya naman pong side stand, ito nakabuka po talaga. Hindi gagaya po ng iba, medyo tuwid. So ito ho, wala na tayong i-adjust. Ayan, buka-buka na siya. Okay, sakyan na tayo. Ayan, talaga mababa po. Ayan, mapa nakaupo o nakatayo. Ayan, dapat po yung ating dalawang pa. Ayan,
napaka-komportable po. Kung titingnan nyo, parang maliit siya, pero hindi ho. Malapad po yung kanyang floorboard. Ayan, ang laki po ng sapatos ko eh. Size 9 ineha po yan. Ayan, halos masako po niya yung floorboard. Pero maluwag pa rin po yan. Ayan. Kahit meron ho siyang pocket dito sa harap, nakakalaro pa rin yung ating tuhod. And then, check natin yung turning radius. Ayan. Ayan, kita nyo naman, oh. Ang layo ng distansya. Kahit meron po siyang bar end dito, maluwag pa rin po. Tawagalin lang po natin yung ating tuhod. Level lang natin dito. Although maganda naman, malapad yung kanyang width. Kaya safe ang ating mga tuhod dito. Okay, check po natin yung kanyang rear brake. Ito, ang ganda po ng kanyang brake lever yan, alloy. Ayan, makapit po yung kanyang rear brake. Although drum lang siya, pero maganda po ang kapit, oh. And then dito po tayo sa front brake na naka-disc naman. Ayan, almost the same po siya ng kapit. Ayan, okay naman yung kanyang response, ah. And then yung kanyang single-sided shock, observe natin, ha. Ayun, halambot po. Ayan, responsive naman siya. Ah, hindi tayo nasasaktan, lalo't mapapadaan sa lubak. Okay na okay po ito. And check niyo po yung kanyang bounce. Ayos, tamang-tama talaga sa mga average height na Pinoy rider. Okay, same specs pa rin po siya. 4-stroke, single cylinder, 2-bulb, air-cooled sa kanyang cooling system. Fuel-injected naman po sa kanyang fuel supply system. And then, meron po siyang 9 horsepower at 8,000 RPM. And then, 8.5 Nm of torque at 6,000 RPM. Kaya yan, mga riders, ano pa iniintay? Kung ang hanap niyong motor ay abot kaya sa halaga, and then abot kaya rin ng paa, dito nyo lang po sa Suzuki makikita. Okay, nandito po si Sir Nep para tulungan tayo sa updated na presyo po ng Suzuki Skydive 115cc. Sir, good morning. Sir, magkano na po ang cash price ngayong 2024 nitong Skydive Sport? Ang cash price natin ngayon, sir, is 73,700 po. For installment po, down payment natin is 5,800. Then for monthly naman po niya, for 12 months or 1 year, 7,950. Sa 24 months or 2 years, 4,720. Sa 36 months or 3 years, 3,725. Just 200 pa po yan pag updated po sa ulog. Okay, sige sir. Naka-curious ako dito sa inyong tarpaulin. Ano po ba itong previous nyo na nagkakahalaga ng 50,000 pesos? Meron po tayong 350,000 worth of previous and benefits po. Dutin nyo po, 40,000 worth of service and repair assistant po. Then 200 pesos monthly rebate, customized helmet, and exclusive TV get card discount. And kasama rin po dyan, Suzuki Limited Jacket po. Okay sir, isa-isahin ko lang. Unahin natin sir itong 40,000. Ito po sir, is mula lang natin sa motor. If ever na may masira kay motor, mabasal, is mapapalitan natin po siya lang bago. May worth 40,000 tayo sa motor po. Para po siyang insurance na kapag po may nasira kay motor, is mapapalitan po natin siya lang bago po. Okay mga riders, ito po yung mga previous dito sa Suzuki Pagsanghan. Unang-una, ito pong hoodie jacket. Ayan.
Resize na po yan. Ayan, cool, dark blue ang kulay. And then, ito po yung kanilang quarter piece na customized helmet ng Moto Central. Ayan, meron po siya nakalagay dito na kaibigan sa likod. And then, kompleto naman, meron siyang ICC sticker. And then, ayan, grill visor siya. Ayan, mas maganda kahit gabi. Hindi tayo mahihirapan. And then, makapal naman yung kanyang foam. And then, ito, papaliwanag sa atin ni sir. Ano ba itong kaibigan card, sir? Kaibigan card po natin or discount card po is meron po siyang 5% off sa oil and spare parts po, 10% discount off po sa accessories sa parallel merchandise po, 10% off on labor parts po, and 1% off on purchase of brand new motorcycle. Okay. Ayan po yung mga benefits po ng ating kaibigan card. Kaya i-tabel po na bibili po kayo, pero po kayo ito kasama. Para po, di lang po para sa inyo, para din po sa mga. Sa mga hindi po makakapunta dito po sa aming location sa Suzuki Pagsangan po, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page, Suzuki Motorcycle Pagsangan po. If ever may mga tanong kayo, may mga concern na gusto malaman sa motor, or kung gusto nyo po mag-inquire, message lang po kayo sa amin. Sasagutin po namin mga katanungan nyo at kung ano po yung mga kailangan nyo po. Open po kami Monday to Saturday po, 8 a.m. to 5 p.m. po. We're located at Teresa Complex, Barangay Binyan, Pagsangan, Laguna po. Okay sir, maraming salamat. Yeah, thank you sir. Thank you, okay.